kita yung screen ko. Ay, teka, tanggalin ko lang yung screen ko. Hindi, nag-auto-adjust yata yan. Ayan, kita na. Kita na? Yup. Sige. So, ako, loss muna para mas masaya. Ano nga ba yun, emperador? Grabe tong galaw nito. Uy, interesting to ah. In fairness. Baka bukas, wala nang liquor ban. Anyway. Sige, balikan natin. Ano year ba yun? Mga 2015 yata yun. Ito. EMP, ayun, ito. 2015, parang hindi friendly yung market sa emerging market. So yung mga kagaya ni PSEI binebentahan, tapos liquidity bumababa, mapapansin mo mga mid caps talagang parang nag-dry up yan. Eh ito yung time na first time kong mag-manage na lumalaki na yung funds. So ano na, 8 digits plus plus. Kumbaga dati pera ko, sanay lang ako 7 digits, tas lumaki yung sarili ko, tapos ngayon may mga clients ako. Eh syempre, ang daming capital. Pag mag-iipon ka ng position, so example, mag-ipon ka 10% or 20% ng isang stock, lalaki talaga yung hawak mo pag 8 digits worth, di ba? So, eh dahil first time ko pa lang noon, 2015, ang hirap, di ko pala na-overestimate ko yung ability ko to call a trend or a pattern versus yung downside ng paglabas kapag naging illiquid yung stock. So, ano example ko niyan? Ito. Nasa na yun? Ito. So, I think dito, una, dito ko siya yata tinignan eh, 2015 na yan. Tapos, may solid conso dito, 11 to 1150 yan. Tapos, parang ano, hawak ko sa clients ko. So, ano lang, ito, makikita mo parang good conso na eh. Tapos may pa-breakout na dito. Anong araw ba to? Parang nag-break na sa 11.50 papunta ng 12 eh. 11.80. Eh, ganda rin ang fundamentals ni EMP. Parang nabias ako. Tapos kala ko breakout na itong malaking green candle na to. Tapos wala. Ang nangyari sa akin, nag-add ako dito sa mini breakout na to. Ito. So, kunyari, yung position ko noong time na yun, let's say 5M. Tapos parang na-double up ko na yata o na-miscalculate ko na malaki na pala, let's say mga 10 or 12M, parang ganyan. Clients and sa sarili ko. So, hindi ko na realize na naging overconfident ako na kala ko. Kasi pag tinignan mo, di ba, mukhang pag ganito yung chart, parang ano eh, uy shit, high probability setup to, ah. Major breakout, major candle, kala mo titira na yan to 15 or 16, kaya naging overconfident. Tapos first time ko rin mag-manage ng malaking fund. So yun, hindi ko na-realize 1M shares hawa ko. Tapos, from there, stops ko dapat dyan dito. Basic lang eh, di ba? Breakdown sa consolidation, break on 11. Stop na dapat ako. So, kung average ko nasa 11.20, 11.40, na ang loss ko dapat less than 5%. Pero dahil 1M shares hawa ko, psychologically, hindi ako naka-execute kasi iniisip ko, shit, ayoko nga pabagsakin yung stock ko or ano, parang maganda naman fundamentals nito eh. They're the number two, gin or brandy company in terms of volume or something. So, ginastify ko na sa utak ko plus yung liquidity, hindi ako sanay mag-execute ng ganung size. Hindi ko siya nakat sa first stock ko. Nagbenta ako, baka 5% lang, basta barya lang. Kasi ang hirap ibitaw, ito yung ano eh, ito yung pagiging realistic nung strategy dun sa real life. Kasi kunyari, may 1M shares ka. Oh, kahit na yung concept, sinasabi, stop loss mo pag nag-breakdown or nag-below dun sa MA, hindi mo naman matatapon talaga yung full size eh. So dun ko natutunan na, putya, at the higher levels, ibang-iba na yung execution mo. Dapat tranching yan, dapat limang orders, hati-hatiin mo. Hindi sustainable yung parang 1M, 2M shares, tapos worth 10, 20M. Oo, ikaw magpapabagsak sa stocks eh. Tsaka illiquid yung Pilipinas.
So, di ko nakat dito. Tapos, I ended up dito. Parang ano, nasa na yun? 9. Ito. Teka lang. 10. Ito. Ayan, 9. Hawak ko pa rin siya. Na-stun talaga ako. So, down ako na parang mga 30% nun. Or parang 15, 20%, something like that. Parang onti lang na trim ko. So, yun yung first loss ko na 7 digits. Pero mukha siyang malaki. Diba? Parang wow, 1M loss. Pero portfolio-wise, nasa mga ano lang yun. Kung overall portfolio, nasa mga ano lang yun, mga 2%, 3%, parang ganun. Hindi siya sobrang big size, less than 5% siya ng buong portfolio. So, absolute amounts, malaki siya, sa utak malaki siya, pero portfolio-wise, naka-divide naman pa rin ako. No oversize ka. Dito ko siya na-stop, so nag-rally pa. Tapos, nung nag-breakdown na talaga, putya, wala na. Tapos parang may bid nun sa 9 yata or 880 or something. 1M talaga, sakto. Sabi ko, ito na yun. Ito na yung chance ako. Tapos, binagsak ko lahat. Sabi ko, putay na. Bahala na. Parang arong is arong. Parang tanggapin mo na lang, JC. Ganun talaga. Isipin mo yung probability. Isipin mo, hindi naman yan sobrang laki pa sa port, overall port mo. Ganun talaga. Take the hit. Kainin mo yung ego mo, parang ganun. So yun, binenta ko. Tama naman kasi ang nangyari nun, nung binenta ko siya, nag 6 to 7 lang to na matagal eh. Ayun, oh. So 2 years yun, wala siyang ginawa. So kung hinawakan ko yung 9 pesos, hindi ko binenta dun, baka down pa ako ng another 30-50% tapos wala na. Deads na yung career ko, deads na yung buong fund. So yun pa rin, it goes to show na kahit nagkamali ka early on, dapat may ano ka pa rin, mayroong in the next opportunity, dapat tanggapin mo pa rin, how do I correct this error? So yun, dahil nakat ko siya, in the next 2 years, nalipat ko yung funds sa mga mas malalakas na trend. Nakaabang ako ng mga murang ano valuation, nakaabang ako mga support, naka-buy on breakout ako sa malalakas na place. So yun, na-save siya. So biggest lesson yun. So to summarize, huwag ka overconfident. Remember the liquidity. Ano lang ba yung kaya ng stocks, lalo sa Pilipinas? Sa global, siguro kahit maglagay ka 100 million, okay lang eh. Kakainin lang ng liquidity. Pero dito, mahirap talaga. So, i-balance mo. Dito ko rin natutunan yung tranching. Kapag nagkamali ka, sell one-third, sell one-half. Tapos, ayun, kapag na-stop talaga, edi at least mas magaan yung position mo. Pero kung tama, pwede ka mag-buyback or may hawak ka pa rin core. So, yan yung lessons ko dyan sa biggest ano ko, mistake. Na up to now, very relevant. So, 2015. And I think, ang ganda balikan ng mga mistakes mo eh. Kasi kapag honest ka sa sarili mo, dun ka talaga gagaling as a trader. Marami kasi, pag hindi nila natatanggap yung mali nila, tutulugan na lang nila, tapos quit na sila after 2 years, 3 years. Yun lang yung pumapatay sa mga traders eh. So, ano, always have the opportunity to make a new life or correct yourself and improve. Okay? So, yun. Yun yung ano, biggest loss, biggest mistake. Ito naman, now, ito yung most memorable profitable trade ko. Share ko na rin to sa mga summit dati, pero irarun through ko yung actual execution niya. So, fan ako ng mga major moves. Kasi, wala akong oras mag-trade na maliliit na galaw. So, ang hinahanap ko talaga is yung mga major breakouts kagaya nito. So, teka, zoom in ko lang. Makikita nyo dito. Ito. May good conso na sinaw dito. So, pumosisyon ako initial. Mga 280, 290 meron na ako. Tapos nakikita ko kasi pa-approach na siya sa all-time high. Or, ay, hindi naman all-time high, 52-week high. Tapos doon na-break niya yung 3 pesos, 320. Alam ko na may party paparating. Tapos na-hype print ako sa third telco eh. So, pinuruhan ko. Pero position size pa rin ha. Hindi to all-in or something. So, may significant size lang ako. Disiplinado pa rin yung size. Tapos, ayun, 320, 350. Nag-average up lang ako. Nataas ko yung average ko dito. Tapos, ayun na. Nung nag-major breakout na, ba't ko siya trend and follow? Kasi, pag all-time high yung stock or 52-week high, mas prominent siya mag-trend following, lalo na kung may catalyst, kagaya nung 2018 na third telco hype. Diba? Parang may ina-anticipate yung mga tao.
So doon ako nagti-TF kapag may malaking catalyst. So yun, ang solid yung experience kasi ito talaga yung move, big move na nasakyan ko from the base. Tapos hindi ako na-whip, so dito, sinundan ko eh. Basically, kung ginamit mo yung EMA 20, kunyari basic trail stops lang, intact pa yung trend eh. Dito lang siya namatayo sa below 13. Diba? So, as long as intact yung short-term trend, hinawakan ko lang siya. Tapos, memorable yung selling kasi para sa akin, near perfect yung execution ko. Hindi naman ako sobrang malupit na trader na laging perfect eh, di ba? Maraming imperfect talaga in reality. Pero ito, parang 2018, 2012 ako nagsimula. So 5 to 6 years na ako as a trader. Dito nagbunga yung putya, kakaaral ko, kaka-hardcore ko magbasa, mag-aral ng mistakes ko, paano ba masakyan yung mga big moves. Paulit-ulit kong pinapractice sa utak ko. Tapos nabenta ko siya nung nakita ko ng nandito na, euphoria na eh, yung nasa 16 to 18. Na ang inisip ko dyan, parang kasabay pa ni Bitcoin to. Kapag na-break na yung 20, magsusuperstar move to. Pwedeng 40, 50, 100, parang double dragon. Pero pag hindi niya na-break yung 20, magkakapatayan to. Yun yung natatako sa utak ko. So bakit ganun yung mentality ko? Ito yung mga tinatawag natin sa RSI na para burst. So kapag RSI is above 80 plus to 90, mga ganyan. Tapos, yung mga tao, hype na, parang lahat nag-cheer na about isang stock, pare-pareho. Ibig sabihin, lahat nakabili na. Sino pang bibili, di ba? Parang may warning sign ka na kung sa poker, ano na eh, obvious na yung kalaban, obvious na yung table. So, mas nag-ingat ka na. So, ano, nung nakita ko, pag nag-fail sa 22, mag-iingat na ako. So, nag-shift ako sa intraday. Bira lang ako mag-intraday. Pero pag extreme yung RSI, mga 85, 90, extreme euphoria, doon ako intraday. So, pakita ko lang yung ginawa ko dito. Ano ba to? Hey, teka. 2018, di ba? 18, tapos mga February yun. 18.02. Okay lang ba month? O may day dapat? May day dapat. Ano to? Naglo-load lang? Ata. Sige. Intraday kasi. Ay, oo. Hindi yata gagana pag intraday. Tama ba? Teka, sorry. Teka. Naghang na, GG. Sige, refresh ko. Hindi nga pala gumagana yung go-to. Mahirapan siya pag intraday. Wait. Mas malayo ba? Oo, sige, wait. Para lang alam rin ng audience natin paano mag-sell ng mga exhaustion, mga extreme talaga na kapag hype na hype yung ano, yung isang play, paano mo siya malalaman yung warning sign. So ito, nandito tayo. Pag shift ko ba intraday to, Toma, babalik na naman ako sa ano, o dito na lalabas yan? Go, try mo. Feel ko, ano eh. Bumabalik? Ano kaya? Siguro pag tinry mo i-manual, mga 1 minute, makakadating ka dun. 15 minutes. Pucha naman. I-drag mo lang mga 1 minute. Sige, sa mga audience natin, pakiantay na lang. Shoutout na lang. Shoutout sa shoutout. Ay, mga Andre, hindi nanonood sa atin on Saturday night, guys. Stay tuned. What's up? Abot ba to? Mano-mano ko lang? Oh man, abot yan. Mga 2 minutes. 30 minutes mo na eh. So, nakat na yan. 1 minute na lang. So, shoutout. Yan sa mga nanonood. Sino ba nanonood ngayon? Oh, si Jason. Jason. Shout out, Jason. Check nyo yung guide niya sa InvestaLearn on basic stock market. Yan, partner namin yan. Spot nyo. Sobrang ganda. Salamat, Sir Jason. Sagaan modes ko. Sino ba? Comment lang. Gusto magpa-shout out. Shout out kay ano. Ito ay Clarence, bro. Shout out. Sabihin nyo, salamat, Trappy. But, sayahan mo naman, boy. Salamat, Shabby! Gagi.
Miss ko na uminom na Yakult, boy. Pero ang saya rin maging ano eh, clean living. Eto, eto. Eto, so 30 minutes na lang guys ha, kasi hindi ko na ika-crunch to 15 or 5 minutes kasi mag-zoom out na naman ako. Ay, maaalis na naman ako. So, kunyari RSI ilagay natin. Eto. So, yung naging selling ko dito, one rule is pag sa day chart, nasa 90 plus na yan, tapos alam mo na hype na talaga, lahat nag-hype na nag-cheer. Mag-ingat ka lang. I-follow mo yung trend, pero maging bumantay ka talaga ng sobra. So, dito RSI 90 siya. Yung pinaka-warning mo dyan, pag galing sa 90 plus, nag-fade yan below 80, tapos nag-close below 70, big sabihin GG na yan. So, pag tinigdan mo, ito yung breakdown candle niya eh. Mula nung 19, wasak agad o, diretso yan, 17, 16. In the span of 5-10 minutes, sobrang bilis. Tapos, ginamita ko na dito, tight na ako sa panahon na to, mga 10 yung time frame ko sa trend follow ko niyan. So, ayun. Kasi ito na yun eh, yung conso dito nung time na yun, it's either major breakout yan, makakabili ako ng yate, or kailangan, tapos na yung party, kailangan mag-take profit ka na. So, sa sobrang tight ng consolidation, alam ko sobrang, ano lang talaga nung move, sobrang, ano lang to, make or break. So, nung nakita ko, price breakout, price breakdown sa 1850, first warning sign, tapos nag-close below 18, so 1850, 1880, nagbenta na ako first tranche. Tapos nung nag-close below 18, wala na ako. So basically, na-tranche down ko siya mula dun sa 19, pababa ng 18, tinapon ko lahat. So ano talaga, oh, parang ito yung first, isipin nyo kung saan galing yun, ha? Nasa 3, 4. So ito yung parang first ko talaga na major trend follow talaga na lampas to 250%, 300% yung return niya. And ano siya, discipline talaga, yung parang, kasi kunyari, nasa 10 ka na, nasa 12 ka na, pwedeng, attack ka na eh, uy, double na ako, triple na ako, benta na ako dito. Pero yung ginawa ko talaga, pinanindigan ko hanggang makuha ko yung warning sign. Kasi doon nag-align yung technicals, yung may hype na catalyst, may sentiment. Tapos, yun na, euphoric system, apply mo na yung RSI bubble pop. So, tight ka na dapat. Doon lang ako nag-i-intraday kapag mga extreme times. Pwede mo rin yan i-apply reverse. Kumbaga ito, pabagsak siya, di ba? Ay, tama, topless siya. Pero kunyari may mga bottoming rin, kapag extreme naman yung RSI sa baba, i-reverse mo lang yung logic niya. May makakita ka rin ng mga extreme bottoming scenarios na pwede mong gawin. So, ayun. Ito yung pinaka-memorable. So, hopefully may natutunan kayo.